Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Barat. Pag-uusapan po natin yung community panty. Ay, community pantry. Ay, communist party. Ano ba talaga? Hindi ko na ako maintindihan kasi ang gulo-gulo ng mga tao patungkol dyan sa community party. Ay, pantry. Ganito kasi yan, ha? Ganito ho, makinig ko kayo. Nagsimula yan, 'di ba, yung una. Ang ganda nung ni-report natin 'yon one time, 'di ba? Ang ganda nung sinabi nung babaeng nag somehow parang pinagmulan nito lahat. Although syempre wala namang masasabi nating nagsimula nito. Ito'y kusang loob ng mga taong bayan. Pero yung pinaka nauna diyan, ang ganda nung sinasabi niya. Ang ganda, napaka positive. Sobrang positive nung kanyang sinabi. Pagtulungan na lang tayo, mas maganda yung ganon. Tapos, itong mga walk-in-inam na mga makakaliwang grupo ay ginaya. Ito, panoorin natin to. Tingnan nyo ito. O, ayan. Community party, pantry o communist party. Ayan, o. Kalayaan mula sa kagutuman. Ito ang nakasulat sa isang karato lang nakalagay sa tinayong community pantry sa Kalayaan Plaza. O, habang pabaya ang ating mga gobyerno, ang mamamayan na mismo ang gumagawa ng paraan para sa magtulungan at maiahon ng isa't isa. Alam mo, napakaganda na ng ano eh. Ng spirit of bayanihan spirit itong nagsimula nito, yung pinaka nag-trending. Tapos, itong mga pawok, nagsimula na naman sila ng politika. Alam mo yun? Ang ganda ng layunin nung una, tulungan ng mga kababayan, hindi kaya o hindi porket nasa gobyerno ka, sila lang ang dapat tumulong, di ba? Yung tulungan ba, yung bayanihan spirit, sa panahon ng pandemya, hindi mahalaga kung ikaw ay mayaman o ikaw ay mahirap. Ang simpleng pagtulong mo, may malayong mararating. Yan o yung pinaka-spirito nung pagtulong nung una. Tapos pinasukan na naman ito mga animal na ito. Kayo talaga ang mga walk-in-inam. Napaka-animal nyo talaga. Alam nyo, salut kayo sa lipunan. Hindi na kayo talaga nakakabuti sa bayan natin. Yung pagiging epal nyo ninyo, pagamema ninyo, yung mga kulang sa aruga sa inyo dyan, nilalabas nyo dyan sa social media, tapos aawayan nyo gobyerno. Eh, alam naman natin kung anong gusto ninyong mangyari. Huwag na ako tayo paikot-ikot. Sino ba itong si Raul? Si Raul Manuel. Oh. Ito yung kanyang pangalan, ha? Tingnan natin yan. Sino ba yan si Raul? Ayan. Ayan po si Raul. Okay. Siya po ay ang... Si Raul Manuel, graduate as the first summa cum laude. Kaya pala eh, summa eh. of UP Visayas, sabing earnest BS Applied Mathematics degree from Mayagaw, Iloilo. Isa pa oh. He served as former president of National Union. Oh, alam na. National Union of the Student of the Philippines. Alam niyo naman yan, ha? The country's broadest and longest existing alliance of student governments had been resource person in Senate. Naks, nantaray. May pa-resource pa ito sa'yo. Oh. Ayan, at siya ay national spokesperson ng Kabataan Party List. Alam nyo na. Oh, diba? Alam nyo na, Shake? Kabataan Party List, makakaliwang grupo. Oh. Kasama sa grupo ninyang si Ilago. Ang tanong, ikaw si Raul, ha? Ikaw ba'y naliligo? Okay, tinatanong ko lang naman, wala akong masamang intensyon doon, ha? Tinatanong ko lang, ikaw ba'y naliligo? Kasi kung ikaw'y naliligo, baka pwedeng magising-gising ka. Alam mo kasi minsan pag naliligo ka, walang biro ah. Pag naliligo ka dyan, mo naiisip yung mga magagandang idea sa buhay mo. Kakanta-kanta ka pa dyan, ligo-ligo ka, di ba? Nagiging positive ka minsan pag nare-refresh ka, ay sarap maligo, ganun. Pag hindi ka talaga naliligo, medyo parang lagi kang negative, di ba? Tanong mo kay Madam Sara Ilago. Tanong mo lang naman, wala mo na ako sinabi. Itanong mo sa kanya. Ha? Kasi
pareho naman kayong kabataan party list. At napaka-obvious naman ko anong ibig sabihin ng kabataan party list. Ha? Mga kabataan namumundok para mag-escarsyon. O ha, wala ko sinabi ha. Namumundok para mag-escarsyon. Ang tanong, anong pinag-aaralan ninyo sa bundok? Kasi iba-iba ang pinag-aaralan sa bundok. Anong ginagawa mo dun? Dahil nag-aaral ka bang maligo sa ilog o umawak ng ano, ng patpat? Yung patpat yung pantuho, ganun? Tingnan mo kung gano'n rin sila kagago din eh, no? Isipin nyo na lang ha, ang ganda-ganda nung bayanihan na dapat to ganun eh, ganun yung tulungan, magtulungan tayo mga kababayan kasi hindi ho kaya entirely ng gobyerno ito. Alam nyo, sobrang hirap na ho ang gobyerno financially sa lahat ng bagay, napakahirap na ho kasi, and ito ha, this is not just the Philippines, napakarami na hong bansa. Alam nyo, panoorin ninyo yung ano ha, pinanonood ko tong Asian Boss. Napanood nyo yung Asian Boss? Panoorin nyo yun ha. Meron nga siya doon nire-report yung pinaka-CEO nila. Nire-report niya na naghihingi sila ng parang GoFundMe sa isang restaurant sa Korea. Dahil sa pandemya, kilalang restaurant, parang magsasarada. So, nung napapanood ko yun, sabi ko, ito yung mga bagay na hindi natin naiintindihan na hindi lamang bansa natin ang naghihirap. Even the mga rich country, talaga hong naghihirap. Yan o yung masasabi natin. Kaya nga, what we could do as citizen of this country instead na maging pabigat tulad ni Sir Raul Manuel, ha? Kesa na maging pabigat ng ganyan, tumulong na lang. At wag na magparinig, wag na Hindi ko sinasabing huwag bumatikos eh, ha? Pero yung mga ganyan, pupolitikahin mo pa. Sa tingin mo makakatulong yung ganyan? Hindi eh. Nakakasira lang eh. Gusto, alam mo, ito ha? Raul! Sa totoo lang yung instead na yung pinapasa nyo yung espiritu ng bayanihan, yung bayanihan spirit, ang pinapasa ninyo, rebellious spirit. Yan ho talaga. Tulungan natin. Tulungan ng mamamayan, tulungan ng bansa, tulungan ng gobyerno. Sabi nga, think not what your country can do for you, but what you can do to your country. Oh. Simple lang eh, di ba? Napakahirap ho ba nun? Anong ginagawa ninyo? Pinapakalat nyo, think not what you can do to your country, but what your government can do for you. Iba, ibang-iba talaga kayo eh. Yung espiritu nyo, espiritu ng mga rebelde. Rebel spirit. Ibig sabihin nun yung laging palaban, laging pagalit, laging na lang may reklamo. Ha? O, ito pa, papakita ko sa inyo. Ito pa, oh. Panoorin natin itong balita na to, ha? Kumakalat na bayanihang ipinamalas ng community pantry sa Maginhawa Street sa Quezon City. Nagkaroon na po ng kanya-kanyang bersyon sa iba't ibang lugar. Yung iba na nga, hindi lang basta pagkain ang libreng ipinamimigay. At nakatutok si Tina Pangnibanter. Mula sa isang maliit na cart noon, lumaki na ang Maginhawa Community Pantry. At sa bawat araw na dumaraan, marami ang nahahawa. Sumusunod, sumasabay sa nabuhay na bayanihan sa gitna ng dilim ng pandemya. Wala pang isang linggo. Nakatawa talaga itong reporter nito. Wala, parang tumutula siya. Wala pang isang linggo. Kakaroon ng community equal. Simula nitong Maginhawa Community Pantry. Pero marami na ang nakakuha ng inspirasyon dito at nagtayo ng iba't ibang community pantry sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa kalapit na matatag street sa Diliman, Quezon City, may community pantry na rin. Si Myla, kumuha ng ilang gulay, pero nag-donate din ng barya. Nakakaya naman, kukuha ako, tapos wala akong bibigyan. Saan kaya yung ano? Saan kaya yung community pantry ni Raul? Puntahan ko kaya yan. Tapos sabihin ko, brad, ano ba problema mo sa gobyerno? Bakit ba parati lang ano ka? Lagi kang galit. Magwiduhan nga tayo, lalaki sa lalaki. Ay, bakahin. Tapos
nagpapasalamat kami para makatipid. Wala po kayong trabaho na eh. Wala. Hindi ako nakatanggap ng SAP. Sa Matyaga Street, may community pantry na rin. Nagre-repack na ang mga organizer dahil mabilis... Ako, patay tayo dyan pag may mga organizer. Paubos sa mga donasyon. Sa UP Diliman Campus... Yun, sa UP Diliman. Alam niyo na pag sa UP Diliman. Pag nakain niyo yung mga pagkain dyan, baka mamula kayo. Ay, hindi naman, ha? Hindi ko naman inaano. Hindi lang basta community pantry ang itinayo, kundi pharmacy rin. Mm. Ang community pantry na ito naman sa Cubao, may palibreng lugaw pa. Oh. Sa Laging Handa Community Pantry naman, kaunting gulay ang kinuha ng street sweeper na si Luz Viminda Mendoza para sa na-stroke niyang mister. Malaking bagay na po ito sa amin, aming pamilya. Sa Intramuros sa Maynila, pinilahan din ang community pantry. Oh. Para masunod ang health protocols, hindi binibigyan ng mga gwardiya ang walang face mask at face shield. Oh. Pero sila pwede. Din hanggang joke lang yun, joke lang yun. Sa ibang probinsya, ang diwa ng bayanihan. O di ba ang ganda niyan kung yung diwa ng bayanihan ipapasa? Pero yung hindi yung espiritu ng pagiging galit lagi. Sa Plaridel, Bulacan, hindi na naiwasang magdikit-dikit na mga kumuha ng libreng gulay sa community pantry. Pinaalalahanan naman daw sila ng uploader na mag-physical distancing. Nagsulputan na rin ang mga community pantry sa Batangas, pati sa ilang bahagi ng Laguna. Kabilang sa mga yan ang sinimula ng magkasintahan sa Kalamba kasabay ng... Palakpakan yung magkasintahan na yun. O, di ba ang ganda-ganda kung magkasintahan ganyan ang ginagawa kaysa yung nag-aaway sa social media? Itong mga vlogger na ito, anak kayo ng mga alimali. Nahirap kasi sa inyo eh. Content lahat eh. Eh, ganito na lang gawin ninyo. Nilang anniversary. Inspired... Sa bagay, pag good news, pag sa social media, pag good news, hindi masyadong hit. Pero pag nagbumurahan na, pagka nag-aaway na, mga magjojowa, mga mag-hit yan, sigurado. Bakit? Yung mga babae, isi-share nila yan sa mga jowa nila. O, tamo na, kayo talaga mga lalaki. Puro kayo mandarambong, puro kayo mga babaero. Ganyan ang mga kababaihan eh. Kasalanan na iba, kasalanan ng jowa nila. Ay, joke lang po, joke lang. By love din ang pantry na ito sa Chaong Quezon. May ay, sarap nun oh, sarap nun oh. Talong? Ay, talong ba? Tawag doon, okra. Sarap. Tas, itlog, mga gulay, at iba pang pagkain pwedeng pagpilian ng mga nangangailangan. Ayun o. Meron na rin sa Pagsanhan, Laguna. Ayun o. Sa original na community pantry sa Maginhawa Street, sa dami ng mga nagdo-donate at kumukuha ng ayuda, kinailangan ng tumao ng mga taga QCLGU at polisya. Kailangan naka face mask, face shield. Halimbawa lang. Halimbawa ako daw si ano, ako daw yung si Raul. At diyan sa Maginawa, 'di ba, nagsimula. Pwede kong gawin ah. Wala kasi ginagawa yung mayor ninyo kaya may ganyan eh. 'Di ba ang pangit? Ang pangit eh. Yung merong kabutihang positive, hahanapan mo pa ng negative. Ang pangit doon, Raul. Ang tawag doon. Yan yung pang-apat na batas natin. Toxic. Toxic ka. Di ba yung, kunwari lang, halimbawa lang ako, di ba medyo meron akong hindi gusto dyan kay Belmonte. Magsalita si Belmonte. O, di ba? Ang gagawin ko, tignan mo na. Buti mga taga Maginawa, nagbibigay. Pero ikaw, mayor, wala kang problema. Ang pangit, di ba? Ang pangit, di ba, Raul? Ganyan ang ginagawa mo. Ang pangit. Maganda na. Ayaw mo yun. Encourage mo yung mga tao. O, magtulungan tayo. Let's help one another. Hindi, ay, gobyerno! Toxic kang ha. Napaka-toxic mo. At may social distancing. Si Ana Patricia noon na nagpasimula na Maginhawa Community. Ay, Ana. Ana Patricia, hello. Puntahan ko yan si Ana Patricia na nakabotor para kitingnan. Hi, Ma'am Ana. Ganun. Lumalandi pa. Hi, Ma'am Ana. Malay mo, baka makakuha na ako ng jowa dahil sa motor. Bero lang. Ti Pantry, masaya, pero may bahid daw ng lungkot. Masaya po ako kasi tumugon po yung mga tao sa pamangangailangan and nagkaroon po ng unity and
Kumilos po talaga yung mga tao. And na-empower sila. Yun po yung pinakamahalaga. Yun! Pag mga ganyan, di ba ang ganda? Ay, dadagdagan mo pa na kasi itong gobyerno natin walang ginagawa. Kaya kailangan blok. Ang pangit, di ba? Ang ganda na eh. Ang ganda na sinabi. Kung isipin mo na lang kung dinagdagan niya na, eh kasi walang ginagawa ang gobyerno, kulang-kulang binagawa. Wala kalayaan! Para ka nalang lagi may kaaway. Kalayaan! Ano kalayaan pinagsasabi niyo? Sira ba ulo mo? Puro kaya nga kalayaan, kaya nga kayo nandyan eh. Pero at the same time, medyo malungkot kasi po, itong community pantry, natayo rin siya kasi kulang yung pagkain ng mamamayan. Oh. Isa sa mga pumila si Elsie na ang asawang tricycle driver ay inoperahan dahil sa aneurysm. Wala po sa amin birang makarating po na tulong. Ang mga nagdo-donate naman, iba-iba ang dahilan sa pagkakawang gawa. Tomorrow is my birthday. Any small thing would go a long way. So I'm just happy to be able to contribute somehow. Oy, but mga mic nyo, huwag niyo masyadong idikit! Baka may virus niyo mga mic nyo, ha! Thank you sa mga farmers natin sa Pampanga at saka sa Bulacan. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Horas. Ay, palapakan! O, diba? Sana ganun na lang!